So yun guys, ang ating bagong gagawin ngayon, dahil hindi natin ito na-videoan kanina kung anong problema nito. Ang issue nito guys, nag-iiba yung kanyang graphics, di natin maintindihan. Kaya di rin natin makita kung anong laman nito. Ito siya guys, di ko na rin na-videohan. Nalinisan na natin ito guys, pero gamit para natin yung paint thinner. Marami siya kanina rito, parang mga ayan, parang mga naihian siya ng daga. Sa yun siguro ang dahilan kung bakit nagkaganito siya. Guys, maraming tayong nalinis dito na dumi ng mabait, pinasukan siguro 'to. Ang pinakang issue nito guys talaga, okay siya. Nagagamit na go-open siya kaso nga yung graphics niya may problema. Hindi ko na rin to guys kanina na video kung paano natin tinanggal yung mga nakakabit dito. Pero mayroon naman tayong mga video nun kung paano magtanggal niya. Okay. Ngayon, ang gagawin natin, isa-isa natin ibabalik. Babalik natin isa-isa yung mga tinanggal natin guys, yung kanyang CMOS battery natin. Ayan. Ito guys, EMD to guys, socket AM3. Ayan. Ang kanyang processor, EMD na. Oh, Sempron. Hirap ng ating camera. Ayan guys, EMD, Sempron siya. So, lalagyan na natin siya. Okay guys, tingnan natin yung guide niya na yan. Paano magkabit. Ito yung tsaka dito sa processor niya. Lalagay din natin yung ganyan. Ayan, salpak niya. Tapos saka natin to bababa. Ayan, lalagay na natin. Susunod natin lalagay guys itong kanyang heatsink. Pero bago yan, lalagay muna tayo ng lalagay natin siya ng thermal paste. Medyo paubos na guys ang ating thermal paste. Huwag masyado marami. Tama na yan. So pag umiinit yan, mag-expand naman yan guys. Lagyan ng ating kamay. Ganda yung ating thermal paste na yan, kaso malapit na tayo maubusan. Next natin gagawin guys, itong kanyang heatsink. Ito yung kanyang socket sa CPU pan. Dahil nandito yung kanyang socket, dito natin siya lalagay ganon. Ganun ang paglagay niya guys, kailangan nakalagay siya rito. Ayan. Tapos dito sa kabila, meron din siyang clip dyan. Ayan. Kung okay na, tataas natin itong bahagya. Ayan. Saka ibababa. So ayan guys, nag-lock na siya. Dalagyan na natin itong kanyang CPU pan. So hindi siya rito. Saan ba yun? Ah, dito guys, pwede rin. Nandito pala guys yung CPU pan niya. System pan pala yung nakalagay doon. Sorry. Kaya pala hindi siya pumapasok. Kaya tingnan natin medyo umiwas yung kanyang terminal. Ayan. So yun guys, nakasalpak na. Sunod natin ilalagay ang kanyang RAM. Ayan. May guide din siya guys. Ayan. May isa kang mabay. Ito guys, kaya hindi natin alam kung ilang gigabyte ba to. Kasi hindi nga natin ma-open yung na-open siya, hindi natin mabasa. So mamaya, titingnan natin kung ilang siguro nasa 4 gig lang yan o 2 gig lang, dalawa. So ayan, nakabit na natin.
susunod natin yung kanyang power supply. Yung ETX niya na 24 pins. Ayan. Pansamantala. Ayan. Huwag natin kalilimutan ito kasi hindi siya mag-o-open ng display pag binakunek ito ang kanyang ETX na 12 volts. Sa ito nakalagay. Ayan natin makita. So, ang layo. Nandito guys. Ayan. Kakaiba, ang layo ah. So, ayan siya. Nakabit na natin. Lalagyan natin siya na kakabit natin itong kanyang hard drive. Yung kanyang hard drive, guys. Ayan. SATA. Pero guys, ang kanyang SATA connection, SATA cable niya. Tapos, ay, dapat pala nandito. So, ayan, lagyan natin siya dyan. Itong dulo ng SATA niya, dito naman sa motherboard. And guys, hindi rin siya papasok guys, pag hindi tama kasi may yeah. So ayun, nakonect na natin. Lalagyan na natin siya ng supply. Mayroon tayo dito kanila. Lagyan natin guys ng mouse. Ito. Yung mouse sa kayong. Ay, ito sa natin alagay. Mouse sa keyboard. Para pan-testing natin. Ayan. Next natin ilagay guys. Ang kanyang VGA. Ito. And guys, meron din siyang guide. Hindi rin papasok pag mali yung cell pack. Ayan. Sunod natin. Ito. Mahaba. Power supply guys. Ito natin siya ilalagay sa ayan. So yun guys, connected na siya lahat. Nalagay na natin yung mga nakalagay na ating pinagbabaklas. Ayan. So ito yung kanyang EBR. Ayan, makailaw o natin. So nakawa na rin yung kanyang monitor. Ayan. Try natin kung gagana yung ating ginawang paglilinis sa motherboard na to. Next na rin gagawin guys. Magsusundot na ulit tayo. Ito. Ito yung kanyang power switch. So ayaw mag-open. Ayan guys, power on na siya. Umikot yung kanyang CPU fan pero wala pa rin siyang off. So yun guys, nagkaroon siya ng display. Ayan. Ipuan natin. Baka sira yung kanyang CMOS battery. Nangamoy gas. Ayan, may nakalagay siya oh. Overclocking configuration eh. Why, ba't na ganyan? Sit lang man natin siya guys. Tingnan natin kung anong resulta. Start natin.
May problema yata niya sa bias nito. Let's start natin, guys. Ngayon nga, kung makikita niyo, guys. Ayan, oh, nandiyan pa rin yung mga kulay-kulay niya. Operating system wasn't found. Try disconnect and any drives that don't contain operating system. So, i-op natin, guys. Yan. Tingnan natin kung anong problema niya. Hindi na didetect yung kanyang hard drive. Ayaw ma-detect yung kanyang hard drive, guys. Baka maluwal ang pagkakabit. Palitan natin yung kanyang CMOS battery. Palitan natin na medyo bago-bago. Huwag natin ang ating EPR. Ayan. Nag-on na yung ating monitor. Sundutin natin, guys, yung kanyang power switch. Ayan. Nag-on na siya. Yun. So yun, guys, nag-boot up. Natin kung gaano katagal. Medyo maingay na yung ating EBR. Garagal na yung tunog ng EBR natin. So yun, guys, napakabagal niya mag-boot up. Ganyan talaga yung Windows 10. Ayun siya. At sa baba yung kanyang case. Ayan. Di natin ang video kanina kung paano natin tinesting yan. Dahil nagmamadali yung may-ari. Dahil kailangan pang Windows, pang online class. So kanina, guys, pagdala niyan dito, hindi yan ganyan, guys. Wala tayo nakikitang ganyan dahil di natin maintindihan, may baliwanag yung lumalabas na screen. So parang okay na siya. Ayan. Nakikita natin. Ayan. Tinanggal ko yung ilaw ng ating camera. Ayan, maliwanag naman pala. So yun, guys, maliwanag ko pala siya. Kanina talaga wala tayong magkitang ganyan. So after natin malinisan, gamit pa rin ang tawag doon, paintener, ito na yung kinalabasan. Nakikita na natin siya. Obserbahan pa rin natin, guys, kung may pagbabago. Ayun kanya kasi, guys, na casing, may mga butas na pwedeng pasukan ng mababait. Butiki, daga, ayan, papasukan yan. Eh dapat kung yung mga takip nito, ay yung case nito may takip. Properties. Baklase, ah.
So yan guys, nakikita na natin siya. Naka... Yan. EMD Sempron TM145 processor, 2.80 GHz. Tapos yung kanyang RAM guys, sabi ko na nga ba yan, 4GB, 64-bit yung kanyang operating system niya guys. Ayan. Naka Windows 10 siya. Ito kasi guys na pintiner na to. Nung gumagawa pa ako dati ng TV o kaya mga amplifier, talagang ginagamit namin to panglinis. Pero dito sa motherboard, pangalawang beses ko pa lang to try. Doon nga sa isa, yung unang try natin, medyo hindi natin napatakbo yung dalawang board. Pero talagang sira naman talaga yung mga board na yon. Mas maganda sanang gamitin rito guys, yung siphonol, lighter fluid, o kaya yung thinner na lacquer. Kaso nga, yung lacquer thinner, nabubura yung mga litro dyan sa motherboard natin. Yun. Nabubura yung guys. So yan, okay naman siya. Nawala rin yung mga kalakalawang ng motherboard. Ayan, maraming kalawang yan. Isa siguro sa dahilan yan kung bakit nagkakaganan yung kanyang graphics. Naglinis na tayo ng RAM. Pinalitan na natin ng RAM kanina. Hindi pa rin natin maaninag yung display. Hanggang sa ito nga, decided na baklasin natin isa-isa upang buhusan ng pink thinner. So yan ang resulta guys. Okay naman siya. Ayan. So magagamit na uli ito ng estudyante ni may mayari na nagdala rito. Ayan. Ayun, may Zoom. Pang online lang talaga. Walang ibang mga naka-install. Wala rin games. Yung pala internet natin guys. Titingnan natin. Ayan. Kakabitan natin ang internet. Kaso hindi abot yung wire. Try natin. Maritz. Ito abot pala guys. Ito yung kanyang internet. Ayan. Tingnan natin magkakaroon. So yun guys, nagkaroon na siya ng internet to. Logo na yan, yan. Setting up device. Ito nga pala guys, Windows 10. Pag unang salpak mo pa lang ng USB na keyboard saka USB mouse, automatic yan. Nade-detect ng Windows. Tapos automatic siyang nag-install. So yun guys, try natin itong obserbahan ng mga ilang minuto. Ayan. Tingnan niyo naman. Okay naman siya. Ayan. Amoy na amoy pa guys yung kanyang thinner. Masakit pa sa ilong. Binower ko to. Pinatuyo ko ng maayos. Ayan. Bago natin tinesting. Ayan. So, di ganong umiinit yung kanyang mga parts. Ayan. Ganong umiinit siya. Ayan guys, yung kanyang piece. Ayan siya. Mamaya, ipapasok ulit natin yan sa kanyang case. Sa isa, bibidyuhan natin. Para makita natin na yan talaga yung ating ginagawa. So, kuli natin siya. Iti-testing pag nasa loob na ng case. Ito, importante to guys. Backplate. Para pag wala nito, pwede rin salpak sa case. Kaso, dito nga dadaan yung mga mababait pag wala niya.
guys, yung kanina, ito yung kinabit natin. Medyo nagkaroon ng problema. Ayan. Tingnan natin, bloated na pala, oh. Ayan. Kaya nagkaroon ng problema sa BIOS. Ngayon, okay na siya. Si-set up na lang yung time niyan, saka yung date. Yung okay, guys. Ilang minuto pang antay bago natin ma-declare na okay na to. Baka mamaya, pag uminit na, saka na naman masira yung kanyang graphics. So yun guys, gumagana yung kanyang internet. Habang naghihintay tayo niyo guys, lilinisan ko na itong kanyang PC. Guys, pulubit natin ang kanyang guys, yung sinasabi ko. Ayan. Ito yung kanyang casing. Puro nakabukas yan. Kaya madilis ang pasukan ng mabait at mga insekto katulad ng daga, ipis, at bochiki. Ayan. Ayan ang kanyang case. I-blower natin. Kanyang case. Ilang minutes na ba tayo naghihintay? Hintay pa tayo guys, mga 10 minutes. Observe natin kung walang pagbabago siya. Tapos talagay na natin sa kanyang box, i-box sa kanyang case. Emax motherboard socket EM3 DDR3 na guys yung kanyang RAM 4 GB. Ayan. AMD Sempron, kaso hindi na yan siguro pwede sa mga pang games, masyado pang parang dual core lang siya sa Intel. Ayan. Mga pang browse, pang online school. Talagyan ko pwede pa. Yes. Observe muna tayo. So, makikita nyo naman, napakalinaw. Napakalinaw ng kanyang screen. Hindi na tulad kanina, parang
Parang cheeseboard yan, guys. May mga guwit-guwit, ang daming kulay. Kung napansin nyo nga kanina, pag-open natin, mayroon pang mga natira-tira. Pero nung ni-restart natin, ayan, wala na. $160 lang yung kanyang hard drive. So hindi talaga pwede mag-download. Mauubos yan eh. $160. So yun guys, pwede siguro. I-turn off muna natin. Yeah. At ipapasok na natin sa kanyang casing para magpakuha na natin to sa may-ari dahil ang dami ng tambak dito sa bahay. So, gawin natin guys. Shut down natin. Kailangan ng Windows 10 lagi naka-proper shutdown. Hindi yung basta-basta in-off. Okay. Shut down natin. Ayan. Tapos, power. Shut down. Ayan. Diyan natin yan siya guys, si reformat. Dagdag bayad pa yan pag na-reformat natin. So okay naman. Wait natin mag-turn off. Amoy na amoy yung gas guys ah. So ayan, dahil naka-off na siya, off na rin natin yung EBR. Ayan. So, isa-isay na naman natin tanggalin ang kanyang mga connection. Unahin natin yung pinakanghuli natin kinabit, internet. Tapos yung mouse. Yung mouse saka yung keyboard. Yung kanyang VGA cable. Tapos yung kanyang ATX 12 volts, yung kanya ATX na 24 pins, yeah. Tapos yung kanyang hard drive. So ayan, napaghiwa-hiwalay na natin. Tanggalin natin ito rito para ipapatong natin yan yung kanyang casing. Live na live to guys, walang cut-cut. Ayan. Atras. So, ayan. Ang kanyang case. Na butas-butas. Guys, yung kanyang case na butas-butas. So, ito yung kanyang mga nakalagay sa front panel. Mga button switches. Ang una ko nilalagay din guys ang kanyang backplate. Kanyang backplate. Kailangan hindi mabaliktad. Nasa baba talaga yung nasa baba ito. Napakalambot naman ang kanyang casing. Sunod natin yung nalagay dyan. Akat natin ng konti ang ating camera. Ayan. Sunod natin nalagay ang kanyang ito guys, dito natin tinanggal yung RAM, yung kanyang processor. Dito natin yung tinatanggal. Sasalpak na natin ito. Guys. Salpakan na guys. Ayan.
problema ito, guys. Nawala yung dito. Kailangan natin ng yung kinakabitan ng screw. Kulang ng isa. Hanap tayo dito. Process rin pa pala tayo dito ng nakatago, guys. Mga dual core. Sana meron tayo makita. So, ito guys, meron nga. Ayan. So, ayan. Isa lang ang kailangan natin. Tapos, meron pa pala rito. Meron pang dalawa. Hindi nawawala yan. Pagtanggal ko kanina ng motherboard, nakasama din sa tornilyo. Dito ko yata na ilagay kanina yung mga tornilyo niya. Alam ko, nandito yan. Dahil dito ako nagis yung mga tornilyo kanina. Diyan yung mga tornilyo, pero yung pinagkakalitan niya ay wala. Mahirap maganap pag maliit na bagay. Ayun, ito guys. Saan pa yung isa? Kulang pa ng isa. Oh, mali tayo. Dapat na hindi natin na maayos yung kanito guys, yung isa. Tatagpan ng ating camera. So, ayan. So, guys, lalagyan na natin yung motherboard. And turn this. Again, natin ang mga tornillos.
So, yun na siya. Nakatornilyo na. Kabit muna natin itong sa kanyang front panel. Ayan. Sound, audio. Pakalayo natin ang audio terminal nito. Ah. Guys, nasa sulok yung kanyang audio socket. Ang hirap pag masyado maliit yung kanyang case. Papawisan na tayo nito, guys. Wait lang. So, nasa sulok-sulokan. Mahirap, ang laki pa ng kamay natin. Ayan. Ito naman. USB. Ito, ang mga USB niya. Sa panunted na ito yung kanyang power switch, yung sinungkit natin kanina. Katak pa na lang ito. Ayan. Next natin ang kanyang HDD LED. Ayan, kahilira siya guys ng reset power button. Ito yung reset niya. Ito siya, kahilira siya na HDD LED. Tapos yung next natin, pinakang huling kakabit natin, kahirapan, ang kanyang power LED indicator. Yun, sok na. Ay, nahugot pa. Ayan. May polarity yan, guys. Ayan, oh. Positive na sa bandang labas. Negative niya sa gitna. So, saan na tayo? Then, nakabit na natin yan. Next natin, sasalpak niyan, guys, ang ating power supply. Ating power supply. Ayan. Ayan natin ang kanyang power supply. Siya. Hanap na natin ang tornillos niya. Sa lagay ng ating mga tornillo. Apat na tornillo din siya.
i-slice natin yung kanyang mga kape. Unay natin sa lipag to guys yung kanyang. Medyo malayo. Kakaiba tong board na to. Ayan. Kakaiba tong board na to. Oops. Ayan guys. So, natin nakita yung kanyang. Tapos sunod natin yung bit. ATX niya na 12 volts. Pulupot natin doon guys kasi malapit lang naman niya sa power supply. Ayan. Mahirap guys pag wala tayong tagkakuha ng video. Hindi natin po-focus na maayos. Ayan. Sana kung mayroon tayong camera na yan. Mahirap pag single lang. Single banat. So, ayan. ATX niya. So, sunod natin nilay guys yung kanya hard drive. Ito yung kanya hard disk. Kahit saan ito pwede. Basta may mapapagkabitan ng tornilyo. Ayan. Ito pwede na. Ayan. Ano na tayo na ang tornillos. Next to tornillo natin para hindi siya magagalaw. Kahit isa lang, pwede na. Dahil kakaiba tong case niya. Ayan. Kakaibang case. Napit naman natin yung mga SATA. Guys, bakit ganito to? Putol-putol ng kanyang mga wire. Saan kaya nila to pinaggagamit? Guys, lagi na sa ilalim siya. Dapat ito guys, itong isa na to para yung iba lalagyan natin sa pan. Medyo mandali. Ayan. Para malinis tingnan ito. Iba meron siyang connection dito sa kanyang exhaust pan. Ang problema, ito pala ay puro SATA. Walang makonekta niya. Iwan natin ang paraan niya. Next, yung kanyang SATA cable. Ito. Sa ilalim din. Layo. Guys. Oh, pansin niyo, nandiyan siya banda. Ayan, dalawa. So, dalawa yan. Yung isa niya, pwedeng sa DVD room. Ayan. So, yun, nakabit na natin. Ang wala lang makapagkabitan ay ang kanya. Exhaust fan. Iangat natin guys ang ating camera. Ayan. Para makita natin. Angat natin dyan. Para iakyat natin ang ating CPU. Ayan guys, yung kanyang system unit. Pahabain natin ang ating stand. Ayan. Guys, ang shaft po, isasarado na natin to. Bawal na magpalaro ng mga computer, kaya
sign off na tayo sa ating computer shop. Sado mahaba. So yun guys, ang ating ginawang system unit natin, pawis na ako guys. So ngayon init. Hindi naman ganong malala yung problema nito. Sa graphics. Kaya madali natin nagawa ng paraan. Mga minor problems lang. Pero minsan, yung minor nagiging major problem. Kaya dapat nakapokus ka kung saan ba naman kakaroon sa problema, bakit nagkaganon. Okay? So natin yung kanyang internet cable. So ayan, nakabit na lahat. Connection na lahat guys. Connected na ba lahat? Ayan. O natin yung EBR. So ayan, nakaroon na yung ating EBR. Ayan. Yung kanyang monitor sa baba. Ayun. Naka-on na rin. Hirap mag-camera mag-isa. Pindutin natin guys ang kanyang power switch. Hindi makita. Kanina nagsusungkit tayo ngayon. Ito. So, yan. So, umikot yung kanyang CPU pan. Ayan. Kaya lang. Ayan, nagkaroon na rin ng display ang ating monitor. Init. So yun guys, wala naman tayong babaguhin na rito sa kanyang program. Ayan. Hindi na natin pakikialaman yung program niya. Ang usapan naman mawala yung mapaganda natin yung graphics. Ayan. Pinawisan ako guys. Yung aking kamay, amoy gas. Ayan. Tuloy-tuloy na. So yung mga hindi pa nakagamit ng thinner dyan, panglinis ng motherboard, pwede palang gamitin. Pero mas magandang i-advise ko yung Siponol, yung lighter fluid. Napagagandang gamitin. Ayan guys, mag-alcohol tayo kasi amoy gas yung ating kamay. Tingnan mo, makikita nyo ang tintab ng kanyang ano, motherboard. Parang bago. Napakatintab. So ayan, namatay. Namatay yung ating computer. Nag-shutdown. I don't know why. Ayan. Nag-shutdown siya. Hindi ko alam kung bakit. Ayan. Baka may nakalimutan, binalikan. Kaya nag-shutdown, nag-restart. Nag-restart guys ang ating desktop. So nga pala guys, kung bago pa lang kayo sa channel ko, pakisupport naman guys. Huwag kalimutan mag-like. Paki-subscribe na rin at paki-hit ng ating notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. Ayan guys. Hindi tayo nahirapan itong magawa nitong computer na to. Mga 3 oras lang natin to inayos. Kasama na yung paglinis. Pagbilad ng konti. Yun nga, di natin nabidyuhan. Pero nandito pa guys yung aking mga ginamit. Ayan, as usual. Ayan ano. Yan ang ginamit natin guys, panglinis ng kanyang motherboard.
aking alalay, guys, ito. Heater siya, guys, para madaling matuyo. Tapos ang ating air blower, ayan, no? Itong pinakang the best gamitin. Kahit gaano pa karami yung gas na nailagay natin dyan, pag tinapatan mo nito, talsigan. As pag medyo tuyo na, ito na ang pangpatuyo natin. So yun, guys, sana nagustuhan nyo ang aking video. Ayan. Kung makita natin, ayan, napakintab pa ng ating motherboard. Hindi ko lang alam kung ilang taon pa yan magagamit ng mayari. Sana magamit pa dahil pang online class nga ng bata. Kawawa naman. Kanina balik-balik dito. Kuya, tapos na ba? Sabi ko, hindi pa. Oh. Nag-tease muna siya sa cellphone. Ayan. So ngayon, pwede na natin itong ipakuha sa kanila. Ayan, para bukas magamit. Kaya lang, Biyernes ngayon, walang klase bukas. Di mga gamit na nila yan sa Monday. So ayan. O ngayon, guys, mayroon na naman ako natutunan. Pag mga ganung bagay, di ba? Sira yung graphics, okay naman yung RAM, okay lahat. Yun nga lang, nang binuksan natin yung kanyang cover, nakita natin na marami ipot ng daga sa loob. Nilinisan natin, nakita rin natin na may mga nagmo-moist yung board. Kaya naisipan natin na linisan ng kanyang pinakang main board. Yun nga, gamit pa rin ang ating paint thinner, guys. Hindi lang pala hindi lang pala pwede sa kwanto sa mga board ng television na nadumihan o kaya na basa, pwede rin pala sa motherboard ng computer. So yan. Napakalinaw. Mga 5 minutes pa, guys. Yun na lang, 5 minutes pang obserbasyon. Ayan. Nga pala, guys, pakisupport naman ang aking channel, Julags TV. Karamihan nating binablog doon ay paggawa ng computer, pag-build ng piso Wi-Fi, ayan. Pag-repair ng piso Wi-Fi bendo. Yeah. Pag-set up ng mga mini studio, yung mga ginagamit natin pang live stream. Yeah. Basta lahat ng electronics, guys. Ayan, kaya natin gawin. Depende kung abot pa ng ating paningin dahil ang ating mata ay napakalabo na. Ayan. Kaya pag tayo naghihinang, dumidikit-dikit na. Kaya sa halip na konti lang yung sira, nagiging marami. Kaya dito lang tayo, guys, mag-focus sa piece Wi-Fi saka sa desktop computer. Dahil pag mayroong problema, hindi masyado tayong gumagamit ng panghinang. Ayan. Linis-linis lang. Salpak. Linis. Palit. Linis. Hindi katulad sa parts ng mga appliances, pag may sira, sulda, palit, yun nga lang, di na natin masyado makita, guys. So yun, guys, konting-konti na lang. Julags TV, huwag kalimutan. Nagsiset up din tayo, guys, nito. Mga modem nito para sa piso Wi-Fi. Yan. Yung may mga gustong pagkakitaan dyan,
yung may mga internet sa bahay, baka gusto niyong bumili sa akin ng piece wifi bendo, mag-comment lang kayo sa baba. Ayan, napagandang hanap buhay, may katulong na kayo pagbayad ng internet. Ayan, nakakatulong pa kayo, lalong lalo na sa mga kapitbahay niyong walang wifi, yung mga bata na nag online class. Ayan, pwede siyang voucher type, pwedeng coins operated, mamili lang kayo. Yung voucher guys, buwana ng singil nun, buwana ng connection. Yung piso naman, yung barya-barya, ayan. Siyempre, pag piso lang, mga 10 minutes lang. Ayan. So ayan guys, sa palagay ko, wala naman problema to. So okay na to. Ayan. Siguro hindi lang 10 minutes tayong nag-testing. Di rin tayo guys maka-open ng YouTube dahil baka tayo may copyright. Okay? So ganyan na lang. Ayan, di ba? So yun guys, pag mayroon kayong mga computer na may mga sira-sira na, mga damage pero gumagana pa, huwag basta-basta itapon. Nagagawang pa ng paraan yan. Alam mo naman tayo mga Pinoy, pag may paraan pa, pupwede pa. Ayan, dahil napakamahal. Wala tayong pambili. Ayan. Kung hindi kayo marunong guys maglinis, maghanap kayo ng mga technician na pwedeng magpagawan. Ito. Pwede nyo naman to guys gawin. Manood lang kayo ng aking video. Tapusin nyo. Huwag kayong mag-skip. Walang cut to guys. Hindi tayo mahilig mag-cut. Kaya lang nga, sinasabi ko pa kanina, dahil sa pagmamadali, nandito yung mayari, tinesting natin, hindi natin na-videohan. Ayan. Binaklas natin, hindi natin na-videohan. Nilinis natin sa pamamagitan ng thinner, hindi natin na-videohan. Pero ayan, nung magtitesting na tayo, after natin malinis, saka ko naisipan na videohan guys. Ayan. Kasi guys, curious lang ako dun sa mga sinasabi nila na yung pin thinner daw ay nakatulong sa mga sirang motherboard. Pero ito guys, hindi naman siya masyadong sira. Konti lang yung kanyang sakit. Kaya yan. Tingnan nyo, napakintab ng kanyang motherboard. Okay. Ayan, nung unang try natin guys, peeled tayo, dalawa. Dalawang motherboard, hindi gumana. Pero ito okay. Dahil alam kong kakatulong talaga to. Kung linis lang. Iwan ko lang kung talagang dead na yung excuse me, motherboard, kung talagang gagana pa. So yun guys, ang problem talaga nito guys, graphics. Ayan, nagkaroon na naman ako ng idea. Alam ko na sa susunod, pag may ganun ang mga display, pag buo yung RAM, walang problema, kulang lang sa linis. Dahil siguro doon sa mga basa-basa na ihi ng mababait, nagkakaroon kasi guys ng resistance ang ating motherboard. Bali, gumagapang yung kanyang boltahe sa ibang parts. Kaya nagkakaroon ng ground, nagkakaroon ng short. Kaya doon natin dapat linisan. Kaya dapat ingatan natin ang ating mga ganitong gamit na hindi mapasukan ng mga insekto sa loob. Okay? So yun guys, maraming salamat. Sana nagustuhan niyo yung aking senior. Hindi to guys, tutorial ha. Share lang na video para may share ko sa inyo na konting mga kaalaman, mga discarding Pinoy na pwede nating gawin para makapag-ayos tayo ng mga ganitong problema ng mga appliances o mga desktop guys. Thank you. God bless.